Kamusta po ang lahat? It's been a while nung nag-last upload. I think more than 2 months na nung last na nag-upload ako sa YouTube. So, nag-take lang tayo ng 2 months break sa social media. Kagagaling lang natin sa Quiapo. And namili po ako ng kami yung buhok ko guys. So namili ako ng prutas. Magre-restocking video tayo. So pakita ko sa inyo yung mga nabili ko sa Quiapo. Medyo madami-dami yung restock natin ngayon. Yung target ko nga at least mga 2 weeks na ano ko, 2 weeks na consumption. Kapag upload ng 2 months for some reason, so marami lang mga naganap sa buhay at medyo naging busy lang yung ating person. So ngayon guys, back to reality and welcome back again to my YouTube channel. So, okay, so magkakaroon ako ng paano ba? Sobrang kalat ng gamit. I mean, not really totally kalat, but hindi lang siya organized for some reason. So, may mga times talaga na ganun din ba kayo? Hindi tayo nakakapag arrange, ganyan. So, pakita ko lang sa inyo. Ito yung ating room, no? So, buksan ko lang yung pinto. Ayan. So, ito yung ating room. Ayan, so, ito yung ating ito yung TV na minigay ng tita ko. Ayan, pa-effect dyan, yung light na battery operated. Meron akong nilagay niyan to add color kasi medyo, guys, all white yung room, no? So, wala akong kahit na anong design naman lang. So, ito, bumili ako nito sa Novo. So, hindi ko pa siya nalagyan ng pictures namin. So, magpapaprint pa tayo. Sa ngayon po, medyo nakataas na siya. Diba? Kasi before, ito lang po yung gamit ko. Ganito kanipis. So, I decided na bumili ako ng sofa bed na two-seater. And, temporarily, kapag may bisita ako, or nandito yung pinsan ko, or one time kasi bumisita si mama. Ito naman yung aking, ito talaga yung dining table ko guys. Pinasok ko na siya dito kasi wala akong workspace. Hindi kakayanin ng ng laptop. Actually, hindi siya. So, yun yung gagamitin ko. Ayusin ko po siya today para ma-organize ko siya ulit. So, dito po nilalagay lahat ng aking mga toiletries. Papalitan muna ako ng bedsheet guys. Okay? So, stay tuned! So, ganito lang ako magpalit ng bedsheet. Kayo guys, ako nagpapalit ako once a week, lalo na kasi ngayong panahon, sobrang init. Ayan. And also guys, since once a week ako naglalaba, sinasabay ko na rin siya sa paglalaba para tipid tayo sa sabon. Finally, ito na yung ating finished setup. Ito naman ngayon guys, yung pag-organize and pag-sort ng ating mga toiletries. Okay. So guys, yung organizer ko pala is nabili ko siya sa Novo for only 20 pesos. Meron akong isa niyan sa itong organizer ko and meron din ako sa CR. Guys, no? Kahit araw-araw kang nagpupunas, araw-araw kang naglilinis, o, diba? Minsan talaga, hindi mo maiwasan na marami pa rin alikabok na nakakapasok sa bahay. Kaya, talagang regular tayong nag-weekly general cleaning, guys. Tapos na akong magpalit ng bedsheet, mag-organize. Umpisahan ko naman yung pag-unboxing ng mga groceries natin. Okay guys, gumagamit ako ng resealable storage bag.
kapag nagre-repack ako ng mga grocery items, ng mga binamili ko sa palengke, kasi para isang kuha na lang. Kaysa ito pala yung mga pinamili ko, meron akong cabbage, meron akong broccoli. Itong broccoli, nabili ko lang siya ng 100 pesos. Sa Quiapo, guys, marami tayong nabibili mga prutas, gulay, doon. In nakatumpok-tumpok siya kung bilhin. For me, kung nasa area ako, mas ideal sa akin na makabili doon kasi mas tipid, mas mura, at makapag-restock ako ng medyo madami. Ayan. May mga green chili. Mura lang yan. 20 pesos lang po ang bili ko dyan. And then, ang next ko naman po is itong luya naman siya. For only 20 pesos. Marami na. Ayan. Ganito rin ba kayo namamalengke? Ako kasi mas gusto ko namimili ako doon kasi marami akong options and kumpara sa prices naman sa supermarket, medyo may pagka-pricey kasi doon. So, ito naman is 20 pesos din po na kamatis. Ayan, chine-check ko siya kasi may mga minsan may nahahalo po siyang ano na, overripe na. And kailangan nating i-separate yon. Yung mga damage na mga fruits and vegetables, nilalagay ko po siya sa compost pit ko para sa ating mga, para sa aking ano, halaman. Ko pong nabili ay itong 8 pieces ng apple. 4 pieces po, 50 pesos na doon sa Quiapo. Pipili ka lang talaga, guys, ng medyo maganda-ganda. And palagay mong mas ano pa siya, crispy. Ayan, for only 100 pesos, nakabili na ako ng 8 pieces. Itong carrots naman yung nabili ko. I think mga 6 pieces. Medyo malalaki na yung size niya. Pero nabili ko lang po yan ng 50 pesos isang tumpok. Guys, next na purchase is itong bell pepper. Wow! Ito guys is only 1/4 is 40 pesos. Nabili ko lang po yan ng 40 pesos. Ganyan na po kadami. So yan, meron tayo. Bell pepper, carrots, tayo natin sili, broccoli, kamatis, potatoes, apples, sili, green chili, meron tayong garlic, onions, and cabbage, tsaka yung ginger, tsaka kamatis. Ayan, so meron na tayo. Next natin gagawin, guys, mag-umpisahan ko naman ang repacking. By the way, gumagamit ako ng resealable storage plastic bag. Ginagamit ko siya sa ibang mga prutas and gulay para mas madali siyang kunin, hindi siya naghalo-halo, and also para mas ma-preserve ng maayos yung ating fruits and vegetables. Thank you.
so much once again to all of you for supporting my YouTube channel. Now it's time for me to relax. Sit back and relax. Ayan guys, so manunood lang ako ng vlogs. And thank you so much guys sa lahat ng sumusuporta. To hit the notification bell, subscribe to my YouTube channel, or comment down below if you have questions. I'll see you again soon!